Hello mga ka-wanderers! So, heto nga, it's Rhea with you again. And I'm going to upload some mix-up situation during my weekend this month of May. For now, I don't have most of the faces. It's actually features more on location. So, just watch on it till the end, guys. Thank you mga ka-wanderers! Aalis kami ngayon ng aking mga kaibigan, pero parang si Mindy lang yata yung available. So tara guys, samahan nyo kami. Medyo hindi maganda yung boses ko dahil not feeling well ang lola nyo few days back. So ayun, but then tara guys, samahan nyo ako. So ayan, we arrive at kakain kami dito sa Bukatia. Kasama ko si Mindy. Dumadalang naming nakakasama. Ayaw ko sa'yo. So, kaya takamta kami magpa-parking dito. Kanya-kanyang parking. Oo, imagine yung parking. Celebrate sila ng Mother's Day. Umakyat si Jesus sa kalangitan at umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Kaya ang gamit ng kanyang pag-drawing ay yung kaliwa lamang. Tapos na po ang mga kapatid at yung bulikos po ang pagbibilayan natin ngayon sa dakilang pagkistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Una, ang misyon. Pangalawa, ang separasyon.
At ang pangatlo, ang destination. Una, ang misyon, narinig natin sa ating ebanghelyo ng pagpahayo ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipahayag ang mabuting balita. At sa pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang ang pag-preach. Ano po? Narinig natin sa unang pagbasa. Sa pamamagitan, si San Lucas ay sinabi niya sa pamamagitan ng panununa. Po, narinig natin. Bagasahin po, sandali lang po. Mahal na Theophilo. Sabi ng mga eksperto sa Biblia, posible si Theophilo ay tao. Okay? Posible na si Theophilo, sa kanyang pangalan, ang hulugan ay nagmamahal sa Diyos. Kaya si Theophilo ay maaaring ikaw, ako, o tayong lahat kung nagmamahal tayo sa Diyos. Minamahal kong Theophilo. Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat pa sa kasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa kalangitan. At sa ayon sa mga eksperto sa Biblia, ang unang aklat na sinasabi ng may akda ng mga gawa ng apostol ay unang iba kundi si San Lucas. Kaya sinasabi San Lucas na kanyang unang aklat ay ang kanyang ebanghelyo. Ang kanyang ebanghelyo, sinasabi niya, isinulat niya yung ginawa at itinuro ni Jesus na kung saan sa kanyang narinig mula sa mga saksi, mula sa mga apostoles, isinulat niya ang lahat ng ito. Kaya sa pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang sa pamamagitan ng preaching, kundi kasama din sa panunuan. Ano? At ngayon, narinig natin sa introduction, ika 58th World Day of Social Communication. Pakitingnan nga yung mga katabi. Social po ba yan? Okay. May ibus na linya. Una, aba, sumasagot ka na? Meron pa. Umalapak yung lahat. Bumagod yung lahat. Para kung may katulong dito ah. Bilisin mo yan. Pagpunta ka pa lang, mabalik na ako. Ibabato ko sa iyo nung hihawa ko. Anak, anak ka talaga ng tatay mo. Makuha ka sa tingin. Okay? Ipasok mo yan. Saan? Sa kokote mo. Pag ako namatay, kawawa ko. Mga linya ng nanay. Diba? Mga kapatid, ulitin natin ang pagpapahayag ng mabuting balita ay nagsisimula sa tahanan ang turo ng nanay. At ang mga nanay ay mga bayani ng ating mananay. Pangalawa, ang separasyon. Naka-experience na kayo ng separasyon? Talaga? Di ba masakit, ano? Pag hindi wala yan ka. No? Si Jesus, alam natin magpapahay ni San Pablo ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging tao tulad natin. But, ang kanyang incarnation is also a separation. Okay? At ang kanyang pag-akyat sa langit, ang kanyang ascension ay is a separation sa kanyang mga disciple. Pero ang lagi sinabi niya ng maraang-maraang araw ay para sa ito pupunti ninyo ito. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi ko maibibigay sa inyo ang Espiritu Santo. Sa experience ng mga nanay, alin ang masakit na karanasan ng pag-iwalay ng separation? Hindi yung iniwan ng tatay, di ba? Ang isa sa pinakamasakit ay napakasakit ay ang pag-iwalay nung ang kanyang anak sa sinapupunan o pagkatapos ng siyang nagwan eh, ang pagpapanganak is a painful experience. At ang sabi ng mga nanay ay 6 feet below the ground na ang kalahati ng aking katawan. Totoo po ba yan mga nanay? Yes. Yes, sabi nila ang ganun yun. Okay? 6 feet below the ground kasi baka mamapatay niya, hindi ma... Okay. Pero pagkatapos na yun, ay nawawala pag nanisilang na ang kanyang anak. Ano ba ang masakit na karanasan ng separasyon?
ang pagpunta sa abroad. Ang pagpunta sa abroad ay isang masakit na karanasan para sa nanay. Kung sabi nila, kung gugustuhin ko lang, hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang aking mga anak. Pero, may kabutihan din ang paghihiwalay at separasyon. Paki-block na lang dyan ha, Bro Ace. Bro Ace, Bro Ace, paki-block na lang ha. Wala na. Pagiging ina ng mga magtitipon ngayon, grasya na kung saan sila ay nagpapahit ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Hinihiling ko namin na bigyan na sila ng kalakasan ng katawan sa kanilang pagpatuloy na pagmamahal sa kanilang pamilya at sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Hinihiling namin sa ngala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Saka si Bro Mike, dalawa kayo, Bro Ace. Dito, dito. Thank you.
So ayun, nanggaling ako ng simbahan at the same time dumaan ako ng sa Abel Park to then umalis na rin naman kaagad ako. So yun lang, I hope you enjoy this video and thank you so much everyone. Bye-bye.